guys! Welcome back to my YouTube channel! Yan. Ah, na-miss ko na. Na-miss ko kayo. Na-miss ko rin mag-cover ng song. Dahil sobrang busy nga yun, hindi ako nakakapag-cover ng song. So ngayon, ang video na to ay gusto ko lang na isama kayo. Uuwi ako sa bahay ng aking mga magulang at doon i-celebrate namin ang birthday ng aking tatay at gagawa tayo ng carbonara. Halika, samahan niyo ako. So for today's video, gagawa ako ng carbonara. Isasama ko kayo sa paggawa ko ng carbonara. So ayun, wala nga akong ayos ngayon. Hindi ako nag-ayos. Ayun. Bruha ka, girl. Likes ko lang ang aking asawa. Yan, parang naniligaw lang. Ang aking mama. Hi. Na gumagawa ng Shanghai. Wow! Sarap na. Sarap na. So, andito nga ako sa ng aking mga magulang. Ang bahay na aking kinagisnan. Ayan. Ayan. Umpisahan na po natin. So these are the following ingredients. Nagdagdag na rin ako ng dalawang 200 grams ng Del Monte Carbonara style at ng bacon para pampalasa sa ating carbonara. Enjoy watching, guys! Una kong ginawa ay nagpainit ako ng mantika sa isang kawali at nilagay ang bacon. Habang nagpiprito ako ng bacon, nag-init na rin ako ng tubig para sa ating pasta at nilagyan ito ng asin para lumasa ang ating pasta. Guys, no, kung mapapansin nyo, naparami ang ating mantika dahil naglabas ng mantika si bacon. Dibale, babawasan na lang natin mamaya pag naluto na si bacon. Prito-prito lang natin hanggang sa maluto at mag-brown siya. Kapag naluto na siya, iset aside na natin siya sa isang malinis na plato. Okay lang naman siguro natin halu-haluin si bacon dahil chachap-chapin lang din naman natin yung mamaya para kung toppings kay carbonara. Ayan, habang tayo nagpapakulo ng tubig para sa ating pasta, naghihiwa na ako ng bawang. Ayan, nakalimutan ba naman maghiwa ng bawang? Bawang at sibuyas yan para sa panggisa natin mamaya. After maluro ng bacon, nagisa na agad ako ng bawang at ng sibuyas. Ayan, medium heat lang ang gamit ko. Sinunod ko na rin ng sibuyas para hindi masyadong maluto ang bawang. After nito, sinunod ko na si sweet ham. Ayan. Halu-haluin ko hanggang sa mag-spread ang mga ingredients at lasa ng mga bawang at sibuyas para tumikit siya at mag-mix sa ating ingredients lahat-lahat. Pag napapansin ko na medyo nagbabrown ng ating ham, isusunod ko na rin ang mushroom. Yung mushroom, hiniwa-hiwa ko na yun kasi inabili ko mushroom buo-buo kasi. Kaya, nag-chop-chop ako ng mushroom. Nahalo-halo ko siya para hindi dumikit sa surface ng ating kawali. Ta-da! Ladies and gentlemen, may I present to you the mushroom. Ayan, di ko na po na ipakita, no? Nabuhos ako ng dalawang lata ng evaporated milk dito sa ating
ham and mushroom na ginis sa kanina. The sounds of your heartbeat. Oh, ayan, ihad ko na yung cream of mushroom. Then after that, nag-add ako ng dalawang Nestle cream. Pagkatapos ko maglagay ng Nestle cream ay isinunod ko na ang Del Monte Carbonara style. Pagkatapos nito, mag-add na ako ng spices, paminta at nag-add na rin ako ng konting asukal. Tasting time! Hindi na kailangan mag-add ng asin or any spices. Pakuluan na lang ito hanggang sa ito ay lumaki. Yan, kumukulo na siya. Oh. Kita niyo, bumubula. Ayan, flex ko lang po yung ginawang DIY backdrop para sa aking father, sa aking tatay. Ayan. Parpapel lang po. Tapos, gumawa lang ng mga logo. Ayan.